Hi mga ma'am cheese, ngayon po ay magluluto po tayo ng malunggay rice. Ito po. Bago ang lahat, welcome to Mama Mia's vlog. Yan po siya. May flavored po siya ng malunggay. Ano po ito? Organic. Ayan, patingnan po natin. Ayan. Organic po siya. At ito po yung mga vitamins na makukuha po natin once na ito po ang ating inihanda sa ating mga anak na ayaw kumain ng gulay at saka sa asawa ko po na nagka-diabetes. Sige po, tara na, saing na tayo para pagdating yung step, kakain na lang. Kapag-ilaw pa. Meron siyang mga kulay green. Yan po yung mga pinag-anohan ng flavor ng malunggay. Few moments later. Ayan na po mga mamshies. Hugasan na po natin ang bigas. Sa paghugas po nito, huwag niyo pong kukumusin. Ganyan lang po. Yung simpleng paghuhugas lang na katulad ng pagsasaing natin. Para po hindi matanggal yung vitamins. Ayan, pangalawang hugas po. Wait niyo po. Ayan. Konti lang po yung ilalagay niyong tubig. Kasi po, mabilis lang tumasa, maluto at saka medyo malambot siya. A few inches later. So ayan na po, kumukulo na po yung ating sinaing. Ang ginagawa ko po dyan, pag kumukulo na po, pinapatay ko po muna yung apoy para po yung tubig ay bumaba. Kasi kung hahayaan po natin na nakabukas yung apoy, ay masusunog po siya. Napakabilis po masunog nitong bigas na to once na po nagpabayaan nyo. Kaya dapat po patay nyo at ipa-absorb nyo muna yung tubig doon sa ilalim ng kaldero o doon sa pinagsaingan nyo. Or rice cooker man yan. Mas maigi po kung sa rice cooker kasi sa rice cooker hindi po talaga siya nasusunog. Pero pag sakalan po, kailangan lagi kayong nakabantay. So, titingnan po natin mga maya-maya, mga ilang minuto. Ayan, unti-unti na siyang bumababa yung apoy. Takpan po muna natin at mag-antay po tayo ng ilang mga segundo or minuto. 3 days later. Ayan na po. Lumipas na po yung mga 2 minutes, 2 to 3 minutes pa ata. Ganun. Ayan. O, di buwa, tuyo na siya. So, ayan na po. Bubuksan na po natin yung kalan ulit. Sa pinakamahinang apoy. Yung, huwag po tayong masyadong magpapainit. Ha? Kailangan yung medyo katamtamang apoy lang. Ayan. Sa akin po, pag mga ganyang apoy, mga almost 5 minutes lang, pinapatay ko na. Kasi, pag tumagal ng tumagal po, yun, nasusunog yung kanin. Sayang po yung kanin. Pero depende po yan sa inyo kung gusto minsan, gusto nyo, ayan, kumukulo po siya. Nakikita nyo po yan. Ayan, kumukulo po siya. Pero yung tubig niya nandun na sa ilalim. Kaya po siya hindi natututong. Kasi andun na siya sa layer ng ilalim ng tubig. Unlike po nung hindi nyo papatayin yung kalde, ay yung apoy. Kailangan po kasi minsan pinapatayin natin yung apoy, di ba? Huwag po laging mainit. Minsan magpalamig din. Ayan.
Ah, kumukulo pa siya. 5 to 7 minutes. Basta wag lang po lalampas ng 10 minutes. Kasi pag minsan nakakalimutan yung kanin, ayan, kahit mahina po yung apoy, nasusunog pa rin. 2,000 years later. Hina na! Ayan po. Pakita ko po pag close up. Ayan na. Ito na po yung tsura ng ating malunggay rice. Happy eating!